Welcome to Uptrend. This week, wala tayong trading sa Thursday to the US Thanksgiving. Tapos sa 29 hanggang 1 a.m. lang sila. Due to all naman yung Black Friday. O, kamusta? Kumita ba tayo last week? Sana, oo. At yung mga ano, congratulations na sa mga may hawak ng mga Bitcoin. Parang nasa 95,000 yata. So, congratulations sa inyo. Ako hindi ako nag-Bitcoin eh. Minsan, meron lang tayong mga ETF. So, yun lang. Focus lang tayo dito sa mga stocks na available sa GoTrade. Stocks na ang ATR niya is above 1. ATR yung average to range niya. And kailangan yung volume natin is more than 500,000. Uptrend siya. Above siya ng 200 EMA. Above ng 21 EMA. Above ng 50 EMA. So, yun yung ating parameters. Tsaka yung MACD niya kailangan pataas. Sa daily time frame to. So, kayo ba? Ano bang ano nyo? Ano bang parameters nyo when you pick a stock? Ipakitype na lang dyan sa comment section below. And let's share our knowledge. Okay, so again, congratulations sa mga Bitcoin holders. Kahit yung mga altcoin dyan. So again, welcome. Kung ginagamit nyo yung GoTrade, kami, GoTrade lang din ginagamit natin. At saka nga pala, may IBKR din ako. Pero most of the stocks that I trade, yung nasa GoTrade. Okay, kasi kaganda si GoTrade, ano, mabilis yung ano transaction. Madali mag-deposit, madali mag-withdraw. Wala nang mga kung ano nang panghinahanap. Anyway, so let me share with you my watch list. Okay, I have 30 on my watch list na most of nandito sa watch list ko nasa resistance area, no. Pero ang inaabangan natin dyan, di ba sabi ko sa inyo na bilang trader, we do not predict the future, we react. So ngayon kahit nasa resistance siya, ang inaabangan natin dyan, mag-breakout siya. Mag-breakout, mag-gap up, then from there, dun tayo mag-trade. Okay, so let's start with AI. Okay, 37.42 siya. Tanya yung MACD niya, oh. Tingnan lang. Nga. Okay, ibig sabihin yan, malakas ang kanyang momentum. Nandito na siya sa high niya, at nga, abang tayo ng breakout dyan. Okay, next is ARMK. Okay, again, ito, above siya ng 20 moving average, 50, and 200, sabi nung iba dyan or nung mga mas nauna sa atin, AOTS, Alignment of the Stars, pag ganyan maganda yung momentum. Actually for me ganyan din, dyan ko siya titignan momentum. Nga pala, let me remind you, we look for 4 things. Okay, trend, volatility, momentum, and volume. Okay, regardless kung anong stocks yan or kung ano yan, yun ang hinahanap natin para yung stock na yun in play. Kasi pag walang volatility, yung parang ano siya, yung tuldok-tuldok lang. Ano siya, tawag doon, barcode stocks eh. Hindi natin tinitrade yun kasi ang galaw na, ang liliit lang. Ako at least, 1 yung ATR niya. Kape. It's 4 a.m. here in the Philippines. Sa station, 4:34. Hindi, 5:30 pala dito sa Philippines. Alright. So, yan. ARMK. Next. BE. Bloom Energy Corporation. Okay. Again, nakita nyo, no? Ayun, no? Kakabuka niya pa lang dito. Kakabuka. Nga pala, natutunan ko sa ano, sa Call Financial kay Tito Edward na may mga stocks na 45 degrees, 30 degrees, and 60 degrees. So, ako mas tinitrade ko yung mga 30 and 60 degrees. Okay, ito kagaya na ito. Actually, ano pa nga ito, medyo flat eh. Kaka-break niya pa lang ng 200 EMA. So,
malaki pa future nito. Kung titignan mo to, ano to, resistance sa to, pero ano yan, pwede, ano pa siya, simula pa lang niya. So, magandang ano to, laruin. Okay. Yun. 45 degrees, usually yan daw yung mga matagal ng companies na yan yung mga nagbibigay ng mga dividend, tapos stable na, pero hindi ganun kalaki gumalaw. Okay, so eto, yan o, paano siya, 30 degrees or 60 degrees. Okay, so okay sa akin to. Now, kung titignan mo sa daily, ano siya, yung MACD niya papikit. Pero okay lang yan. Kasi nga nandito siya sa resistance area eh. So malaman kung nag-open yung market kung magbe-breakout siya dyan. Okay, so yun ang binabantay natin. Kung hindi mo siya ma-breakout, mag-retrace siya dito, hindi okay lang din. Di doon tayo abang. Ang ano, kagandaan dito, ang alam natin, meron siyang momentum, meron siyang volume, meron siyang trend na nasa ibabaw siya ng itong mga EMAs natin. Kaya volatility meron. Kasi lahat ng mga to, ano to eh, in-screen na to galing sa Finviz, eh nakita ko dito lahat. This is above, ano, above 1 sa ating 8 ATR average true range. Una, ano eh, ginagamit ko lang below mga 50, ganun, parang okay na sa akin. Eh, pero minsan, siyempre pag nag-mature na tayo sa trading, tumataas na yung ano mo, ina-expect mo. So, part of growing up, eto, taas. Yan, 60 degrees yan. BTC, Grayscale Bitcoin Mini Trust. Pag tinake niya sa ano, sa Investagrams, hindi yan lalabas. Kaya ito ginagamit ko dito yung trading view. Okay, kasi yung tingin ko yung Investagrams yung mga may mga limitations din. Pero naka-subscribe ako doon. Okay, ito lang kasi hindi ko mapakita yung BTC dahil wala doon. Kaya ito ng trading view. Ayan, nakita niya yung angle, di ba? Ito yung diretso. 30 degrees. Ito lang 60 degrees yun. Okay. Ibig sabihin na yung momentum. Yun lang yun. Pero hindi natin mape-predict kung ano mangyayari for the next coming weeks. Okay. Banko to. Itong Cadence Bank. Recently nga pala, may balita. May isang banko na naman na nag-file ng bankruptcy. Ano to? Fintech company. So, ang problema doon, sabi naka-insure daw yung pera ng mga tao. Pero yung fintech company yun, hindi niya binibigay doon sa banko talaga na sa insurance. So, hindi naka-insured. Kaya, tingin ko itong mga banko na traditional, medyo, ano, ilalakas uli sila eh. Dahil madami mga fintech na medyo nagkakaproblema ngayon. Okay, siyempre, maayos din naman yan. May mga regulations sa ilalabas dyan. Pero, yung kagaya ng mga ano yung, I think yung SoFi, tsaka yung Nubank, NU, ang ticker. Ano yan, medyo mabagal ang kilos nila ngayon due to, ano, yung nag-aalangan na yung mga, ano, mga investors. Okay, CFG, financial din to, major banks, the Citizens Financial Group. Yan, umangat din siya. Okay, MACD niya nakapikit. Bakit? Kasi nandito na siya sa resistance. Nasa high niya. Okay. So, abangan natin dyan, ano? Tama, breakout. Breakout. Okay, CG. Finance Investment Managers. Same. As much as possible nga pala, ano, yung mga tinitrade ko, mga $50 below. Para at least matas pa yung upside niya. Okay.
ito nasa ano na ito eh, high niya na ito eh. Sa 52 week high niya na ito. Okay. So again, as you can see, above 20 moving average, 50 to 100. MACD niya pataas, so ano tayo? Waiting for a breakout. Okay, next. Ito, nag-create siya ng higher low, higher high. So, maganda pinapakita na itong pa-uptrend na ito. DKNG. Okay, mga ano to, mga sports betting yan. Yan, consumer services, movies and entertainment. Pero basically natin mapustahan yan. Wall Street positive optimistic about traffic. Should you buy? Okay, next. Docken. Technology services at saka package software. So, ito naman, titignan natin bounce. Yung MACD nyo, kaka-break pa lang nung MACD line sa signal line. So, magandang potential niya. Okay. At din, break up din yung price dito sa 21 EMA natin. So, yan. Babantayan natin yan. At saka ito, nasa gitna siya. Parang may upside pa siya dito. Wala siya sa resistance. So, ito yung resistance niya, 44. So, possible $5 up niya. Pero hindi natin alam kung ano mangyari kung baka mamaya biglang nasa resistance siya. Let's see. So, ito yung mga, ano, kaya nasa watchlist, babantayan ko ito. Okay, so, ito rin. EQH, Finance, Life and Health Insurance. Bakit nga pala finance? Okay, itong panahon ni Donald Trump, maraming mga hedge funds na sinasabi. Yung nga, mga magtataas nga daw mga Bitcoin, kasi nga may mga regulations na gagawin para sa Bitcoin, energy sector, yung mga nuclear, and one of which also, ang mag-i-improve dito yung finance. Okay, itong finance industry. Okay, so hindi lang siya yung energy, hindi lang siya doon sa sabi nila yung mga ano din, mga weapons. Okay, pero I think na-mention dito ni Tito Donald itong finance industry na babantayan rin niya. Kaya meron tayong mga yan. Ito, energy minerals, ito mga mining. Ay, isa pa nga pala yung mga kotse, no? Parang dahil din sa regulation na gagawin, natataas mo yung tax or tariff ng mga magagaling ng China at Mexico. Okay, so para ma-boost yung production sa USA. Kaya bababa yung taxes. So yung mga, wala tayong General Motors dito at Ford. Okay, tingnan natin mamaya. Kay General Motors. Ano, ganda rin. No? May momentum siya. Taas siya na, 58.53. Kasi nga sabi natin, less than 50. Pero sige, tigyan natin. Save natin ito. Watchlist. Ford. F lang ang ticker na ito eh. Ford. Ito, katama siya. So, hindi ibig sabihin pag kotse, okay ka na. Katama ito ang Ford. Oh. Sideways. At $11 lang. Sige, pantayin na rin natin ito. Ayun. Kita nyo. May limit. Then parang Investagrams. Ang
pwede lang natin dito 30. Okay, kung gusto natin ng 1,000 watch list, yung premium, babayad tayo. Okay, so okay na yan. Okay, tanggalin na nga. Sige, hayaan mo muna yan dyan. At total, ano mo siya, sideways pa siya. Tulog pa yan, tulog pa. It's okay. Okay, nasa na ba tayo? Okay, CFG, we're done. CG. Finance pa rin. Investment managers. Ayan, nasa resistance, but yung MACD niya above zero at mukhang ibibreak niya itong signal line. So, let's see. CNX. Energy Mineral. DKNG. DOCN. Itong DOCN, if you can see, oh, yung MACD niya, kakakross pa lang. So, Technology Services. Malaking potential. Malaking potential. EQH. Bullish Engulfing. Let's see kung ano mangyayari dyan. Ano ba to? Finance, health insurance. EQ2. Energy mineral. So, ito yung mga gumagalaw eh. Kaya, ito yung mga merda ko. Okay. Guys, well, ano ah. Kanya-kanya tayo ng ano eh. Ng profile. So, ang goal natin dito, as long as kumikita tayo, okay yun. Okay. Pero hindi natin pwede impose sa ibang tao yun kasi iba-iba tayo eh. Iba, mahaba pasensya. Iba, unti lang pasensya. Okay. Kaya, no judgment. Okay. Importante lahat tayo natry natin gatasan tong market. Swerte nga natin, napunta na tayo dito sa age natin. Na mababa yung fee, wala ka nang kakausap yung mga brokers, direct na nalang, pindot-pindot na lang. Okay, so FBRR to, meron ako nito currently. Okay, Fiverr. Okay guys, tingnan nyo, bata may Fiverr. Parang isipin mo, ha, ano lang yun ah, mga job search na. Pero ito may momento mo, kakabuka pa lang. Oh. Panimula pa lang. Diba, after ito mahabang consolidation, biglang boom, umangat. So, tingnan natin na magdiretiretso. Guys, ginagawa ko nga pala ito para sa mga ano natin, mga followers, mga subscribers. Ngayon, kung hindi kayo manonood nito, okay lang naman. Para ako sinishare ko lang para at least may idea din kayo kung ano yung mga pwede nyo ano, i-trade. Ito, imagine mo, 12.84% tinaas. So, sino ba ito? Gap? I mean, gap ng damit? Oo nga. Retail trade, apparel, footwear. Ano naman yan? Akala ko ba mga magtataasan yung mga Bitcoin lang? Pati ito retail store, tumataas. So, yun lang, there's always a bull market somewhere. Yun ang tandaan natin. Kaya huwag lang tayo basta makikibali-balita kung kani-kanino. Tsaka huwag tayo mo yung ano, bawasan natin yung pag-ano. Yung pag igawa ng excuse na eh wala eh wala eh madami dami stocks so. Yun lang, seek and you shall find, seek and you shall find. Hindi tayo pwede puro paniwala lang. Ang utos eh we should act on it.
Minsan din eh, yung ideas, no? Kahit anong ideas mo, kaganda na ideas mo, wala ka namang ginagawa, eh, wala na say sa'yo. Wento-wento lang. Okay, GLW, ano ba to? Electronic. Okay, so, yan lang. Guys, kaya ako ito binili, no? Tayo lang dito. Technical lang. Bonus na lang kung meron siyang ano, meron siyang disclosures or news. Actually, hindi siya bonus. Ibig sabihin ko, ano siya, may catalyst. Yun. So, nakakadagdag ng conviction. NGME. Actually, may titingnan din ako eh, yung ginawa ko siya acronym, GREENS. Guidance. Yung ARCO ratings. Tapos yung earnings per share. Earnings. Tapos meron siyang balita. New product or new acquisition or new, alam mo, may binenta. May mga stocks ako nakita. Ano eh, yung mga insider. Insider, ibig sabihin yung mga CEO, mga high executives, upper management na nagbebenta ng stocks sila. Pag ganun, binibenta ko na rin. Kasi nagbebenta. So, it's either take profit sila o di sila niniwala sa kumpanya nila. Ayun. Pero malamang nagtitake profit lang iba doon. And then, bibili na sila kung bumaba na uli. That's how it is. So, yun news. Ito nga, share ko lang ito. Ito yung guidance. Ito yung earnings. Ito guidance to. Ibig sabihin, ang estimate kunyari na ito is -0.22 mo yan. Pero ang actual niya is -0.18. So, ang surprise niya, ibig sabihin na beat niya yung estimate sa kanya. Okay, so tawag niyang guidance. It's either you beat the estimate or you miss it. Okay. Ito naman yung income statement. Kita mo naman, net margin niya bumaba. Itong net income niya bumaba. Ano pa? Bumaba. Pero, ang yung mga analyst, tingin sa kanya, ay, bili tayo pa rin. So, bakit? Meron tayong alam na hindi nila. Meron silang alam na hindi natin alam. So, kaya dito lang tumitingin sa price action, price and volume. Kung ano sinasabi nito, yan lang tayo tumitingin kasi hindi natin malalaman yung mga alam nila lahat eh. Okay, itong ayon ko na ito, napaka-bait na ito sa akin last week. Saka itong LMND. Ito LMND na ito, madami ako na-miss dyan. Pero okay na din. Pero nakaka-dami ko na-miss basically. O ito, imagine mo. Ano ba to? Finance, property, casualty insurance. Tingnan mo naman yung price. Kaboom, kaboom, kaboom. Ilang araw yan, no? Imagine mo kanya. Imagine mo dito ka bumili. Oh, kumita. 123%. Imagine that. Mula October 31 hanggang dito, 123%. DYM ka kagad dyan. Okay, ano yung DYM? Mr. Double Your Money. Yun ang aking goal. That I can double my portfolio in less than a year. And having the confidence to claim it. Okay. So, itong love na to parang okay pa rin, no? NCLH. Okay pa din. Riot. Ay, ano ba itong NCLH? Itong love nga pala na to, airline to, ha? Yeah, Southwest Airlines Company.
And CLH is a Norwegian Cruise Line. So, hotels, resorts, cruise lines. So, yun guys, parang hindi natin pa pwede i-limit sa ilang sectors. Okay, itong Riot. Ano ito? Technology service. Ito, okay din ito. Medyo maganda rin pinakita na ito sa akin last week. Okay. SIVR. Ito mga silver. What you think? Tanggalin ko na sa aking watch list. Okay, tanggalin ko na. Okay, SMR. Samar. Kami naman, no? Ito ba bibili niyan? Ako dito, bumili ako dito, kumita ako dyan. Pero, inubuha ba? Eh, syempre, panic. Pero, to think of ito, bumulusok pa rin. Okay, ano ba ito? NuScale Power Corporation. And electrical product. Ito yung mga nuclear. Sinasabi ko. Na isa sa mga project ni Tito Donald. TFC Finance ulit. So sila yung nag-aangatan. Okay, so yeah, you can tell me kung ano-ano pang sector na possible umangat. Okay lang yun. Sa akin, yung umaangat na ngayon, doon tayo, yung mainit, yung active na. Iba kasi tawag doon mga position traders yun. Talagang habang hindi pa nagkakagulo, buwibili na sila. Ako, what can I say? Ano bang profile ko? Semi day trader, swing trader yun. Pero as much as possible, kumain ko nakikita ko, mas bibili nila ako uli. Ganun ginagawa. Ngayon, pag dumire-diretso siya pataas, eh, sorry nila. Ito nga pala, Victoria's Secret, okay din ito. Parang nakaka-happy din yan. Okay. Yung mga apparel, so footwear, tumas ng 6% na Friday. Wow, kubaw. Diba? Tapos ngayon, na-bullish engulfing pa siya. Diba? Parang, kaso nasa resistance siya. So, tanong, ano, bibili ka ba dyan? Bibili ka ba dyan? Yeah, sa resistance. Yeah. So, gagawin natin syempre. Antayin natin mag-breakout yan. Okay. So, ito yung GM na silip na natin, no? Parang okay ito. GM. Yung Ford nga pala kasi, kaya hindi natin build dahil nga, sideways. Tingnan na natin uli. Ford. Ayan, sideways. Ayaw natin yan. Parang wait lang muna tayo. So, gusto ko kasi mangyari, kasi mangyari yung break yung mga key levels, pagka break magpo-pull back o magre-retrace yan, bibili tayo dyan, tapos yan, antay tayo mangat, antay mo ba bibili tayo uli, pagkatalik sa taas, benta yan. Provided nandito tayo sa above ng mga ano, moving averages. Pag wala dyan, eh, ano muna tayo dyan? Alis muna tayo. Okay, so yun lang. I hope you learned something today. I hope kumita tayo this week. Pare-pareho. Okay, para masaya tayo ng Bonifacio Day. Mabuhay!